Magandang araw! Ako po si Sir Ariel, ang IELTS lover ng Edtech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICTS Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng IELTS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga IELTS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all IELTS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of Open Educational Resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our IELTS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May IELTS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay, so good afternoon. Good morning mga bata. Good morning sa ating mga learners, lalo na sa ating learners na senior high school grade 11, ano? Nandito muli tayo sa ating aralin sa Hope Help Optimizing Physical Education, no, sa grade 11. No? Ito ang ating physical education class. Okay? So, bago tayo mag-umpisa ng ating aralin, gusto ko muna kayong i-invite, okay? Na tumayo at mag-ehersisyo kasama ang ating mga kaibigan na si Coach Alisa ulit at si Coach Japoy. At ito ay makikita natin muli sa DepEd Commons, ang kanilang video ng exercise. Okay, sabayan natin sila. Coach Alisa Valdez, and welcome to Chat and Habit, Play at Home. Kasama ko po ngayon si Coach Japoy Lizardo. Hello, dads, moms, and kids.
i-ready na natin ang mga young champions for this class. Ang PE lesson natin ngayon ay circuit exercises. Ito ay sunod-sunod na medium to high intensity exercises in a short period of time. Bago gawin ang exercises, make sure na wala tayong sakit. At kapag masyado ng pagod, stop muna at magpahinga. At make sure na clear and safe ang exercise area. Ang gagawin natin ay apat na exercises to train your speed, agility, strength, and power para lumakas ang katawan. Ayon sa research, kapag physically active ang bata, mas focused ang isipan, mas maganda ang performance sa academics. Kapag active ang katawan, active ang isipan. Ready? Tara! Let's go! And welcome to Chat and Habit, PE at Home. Kasama ko po ngayon si Coach Japoy Lizardo. Hello dads, moms, and kids. I-ready na natin ang mga young champions for this class. Ang PE lesson natin ngayon ay circuit exercises. Ito ay sunod-sunod na medium to high intensity exercises in a short period of time. Bago gawin ang exercises, make sure na wala tayong sakit. At kapag masyado ng pagod, stop muna at magpahinga. At make sure na clear and safe ang exercise area. Ang gagawin natin ay apat na exercises to train your speed, agility, strength, and power para lumakas ang katawan. Ayon sa research, kapag physically active ang bata, mas focused ang isipan, mas maganda ang performance sa academics. Kapag active ang katawan, active ang isipan. Ready? Tara! Let's start! Ang first exercise natin ay ang speed high knees. Ito ay para sa speed o bilis ng galaw ng katawan. Magandang training ito para sa soccer, basketball, or running. Ang speed high knees ay warm up para nakakondisyon ng mga katawan. Para sa susunod na exercises, gagamitin natin ang ating mga paa at kamay. Ilagay ang kamay sa harapan. I-bend ang arms at a right angle. Itaas ang kaliwang tuhod. Tapos yung kanan naman. Tuloy-tuloy ang paggalaw. At pilitin natin ipag-abot ang mga tuhod sa mga kamay. Pabilisan at paramihan ng high knees for 30 seconds. Ready? Go! Keep going! Ang second exercise natin ay ang agility hops. Ito ay para sa agility or quick reaction ng galaw. Nakakatulong ito sa mga naglalaro ng sports na may vertical movements gaya ng volleyball at basketball. Gagamitin natin ang feet, legs, and hips. Sundin ang command. Pag sinabing side to side, hop tayo from the right side to the left side. Pag sinabing back and forth, hop tayo paatras at pasulong. Make sure na naka-squat position tayo pag nag-landing. Dapat tuloy-tuloy ang pag-hop for 30 seconds. Ready? Go! Back and forth! Side to side! Side to side! Back and forth! Side to side! Side to side! Let's go! Back and forth! Back and forth! Side to side. Back and forth. Back and forth. Side to side. Side to side. Back and forth. Back and forth. Side to side. Side to side. Back and forth. You're done! Woo! Ang saya, di ba? Ang third exercise natin ay ang strength push-ups. Ito ay para sa strength o lakas ng muscles at bones. Magandang training ito para sa mga sports gaya ng tennis at martial arts.
Bago magsimula, kumuha ng towel, tiklopin, at ilagay sa ilalim ng tuhod. Dumapa sa sahig at ipuweso ang mga kamay sa sahig at tagiliran ng dibdib. Itaas ang paa na parang nakaluhod ang tuhod. Now, push your body up and down from the knees. Dapat diretso ang katawan mula tuhod hanggang ulo. Panatilihing diretso ang likod sa exercise na ito. Padamihan ang push-up sa loob ng 30 seconds. Ready? Go! I'll be a champion today. Champion today. Champion, champion every day. Good job, everybody! Para sa ating finisher exercise, gagawin natin ang power squat jumps. Ito ay para sa power o pwersa na mabibigay ng katawan sa isang mabilis na sandali. I-ready na natin ang mga legs, hips, at arms. Dapat shoulder width ang pagitan ng mga paa. Iupo ng 90 degrees ang thighs and hips para nakaupo sa silya. Ilagay ang mga braso sa tagiliran. Tapos, tumalon ng mataas at iswing pataas ang mga braso. Paramihan ng squat jumps for 30 seconds. Ready? Go! Coming up with champion energy. Coming up with champion. Coming up with champion energy. Coming up with champion. Kaya yan! I'm champion energy. Growing up a champion. Growing up. Finish strong! Whew! Panalo! Good job, champs! That's it, kids, moms, and dads! Palakpakan tayo dahil champion ang PE session natin today! After those exercises, nakakondisyon na tayo para mag-aral. Dahil kapag active ang katawan, active ang isipan. Thanks for the great PE class, Coach Japoy. Thanks, Coach Eliza, and good job. Goodbye, everyone, and see you again tomorrow on Champion Habit, PE at Home. Ingat po kayo. Thank you so much to our coaches, Coach Eliza Valdez and Coach Japoy. At yung PE habit na yan ay makikita natin sa DepEd Commons. Pumunta lang kayo sa DepEd Commons, ha? At yan, makikita ninyo, bisitahin nyo ang ating DepEd Commons at makikita nyo yung video lesson na yan. At araw-araw ay pwede nyo sabayan yung exercise. Medyo nakakahinga pero para yan sa ating katawan. Gaya nga lang sinabi nila Coach Eliza, ano, kapag healthy ang isipan, kapag healthy ang katawan, healthy ang isipan. So mga kapag-aral tayo ng mas mahusay. At yan, dahil sa ngayong araw na ito ay excited ang ating mga kasamahang mga mag-aaral, si Aileen M. Baldomar, si Rachel De Jesus, si Jaime Roman, si Zenny Manuel Begina. Magandang araw sa inyo. Ha? Continue lang sa panonood dito sa ating DepEd online at ngayon naman ating pag-aaralan. Diba last week pinag-aralan natin ng sports? Okay? So ngayon naman, pag-aaralan natin, ano ba yung mga risks ng sa sports? Ano ba yung mga danger, no, kapag tayo ay maglalaro ng iba't ibang sports? Again, itong ating gagamiting material or ang aking gagamitin ngayong araw na ito, ang pag-aaralan natin ay from DepEd LMS naman. So, bisitahin nyo ang ating DepEd Learning Management System sa ating mga teacher na nanonood dyan. No? Sa senior high school, meron tayong mga materials na nakalagay doon at yun ay libre nating magagamit, libreng magagamit ng ating mga estudyante. Pumunta lang kayo sa Front Learners. Pagkakita nyo ng Front Learners, tingnan nyo yung physical education at lahat ng mga subjects meron doon, ano? So lahat ng levels meron doon. So bisitahin nyo po yun kung kayo ay naghahanap ng inyong mga materials. Gaya nga nitong pinapakita ko sa inyo. Okay, so Front Learners. Right. So mag-start na po tayo. Ready na ba kayo? Ayan, so i-share nyo po ito, ano?
itong video lesson natin para mas marami po tayong maturuan ngayong araw. Okay? So, ito ang ating aralin. Risks in sports. Alam nyo ba, people are involved in sports. Yan. So, kung dahil involved tayo sa sports, siyempre malaki ang possibility na tayo ay magkaroon ng injury, no? Pero maiiwasan ang injury kapag sinunod natin ang mga precautionary measures. Okay? So ano-ano ba yung mga risk in sports? Actually, diniskasan natin to. Papahapyawan lang natin ulit mga kaibigan, mga mag-aaral at guro. Dehydration, overexertion, hypoglycemia and injuries. Dito nakalagay hypoglycemia. Ito naman yung may kinalaman sa sugar, pero ang napag-aralan natin noon ay hyper at hypothermia. Okay, so these are most common in sports. Okay, so ano ba yung dehydration ulit? Dehydration is when the body does not have enough fluid. Kulang na nga mga mag-aaral, ano? Kulang na nga tayo sa fluid sa ating katawan. So kailangan nating mag-rehydrate. Ano ba yung mga symptoms sa isang tao o isang manlalaro na hydrated na siya? Sobra-sobra na siyang uhaw, tuyot na ang kanyang mga labi, at masakit na ang ulo, ayan, so nahihilo, so dehydration yan. So, importante na tayo ay mag-hydrate. Okay? So, paano natin siya maiiwasan? Siyempre, uminom tayo ng tubig. Lalo na ngayon, mga anak, mga mag-aaral, ano, we are experiencing so much high in temperature. Minsan, umaabot na tayo ng 50, no, ang ating heat index. So, there's a tendency that you will really get thirst, especially when you are involved in physical activities, which are moderate to vigorous physical activities, yung tinatawag nating MVPA. So, importante na kayo ay umiinom ng tubig. Even hindi kayo masyadong nag-exercise. Pero when is the best time to replenish? When is the best time to replenish? After your workout or after an activity. Okay, so that's the best time to replenish or to take in or to rehydrate. What is overexertion? Is when the body is forced. May kakayanan lang, sabi ko nga nung nakaraang linggo, no? May kakayanan lang yung ating katawan, no? May limit lang siya. But if we go beyond that, yan yung tinatawag nating overexertion. And severe cases of overexertion may lead to kidney failure. Ano? Kidney failure pala yan, alright? Okay, so what's next? How do we prevent? Siyempre, know our limits. Kaya nga importante yung principles of exercise natin, yung ating fit principles, di ba? Lagi ko nga sinasabi sa inyo yun, no? Hindi dapat pwersahin yung ating katawan. Dapat ina-apply natin yung law of progression, no? Yung from ano lang tayo. Kung halimbawa, kung 5 kilos lang ang kayang buhatin pansamantala, hayaan natin na makapag-adjust yung ating katawan. Huwag natin siyang pwersahin. Okay? Hypoglycemia is a sudden drop of the sugar. So kapag nagda-drop ang ating sugar sa katawan, madali yung iba nagka-cramps, yung iba talaga nahihilo, nalalabo yung ano, hindi lang basta-basta nalalabo, yung iba talagang dumidilim na yung paningin at nagiging ano sila, unconscious na. Alright? So, next. Paano natin siya maiiwasan or mape-prevent? Consume enough carbohydrates before playing. Carbohydrates, may kita natin yan sa iba't ibang mga pagkain. Ano? Gaya ng kanin, importante yan. Ano? Lalo na pag-athlete ka. Okay? So, pag-athlete ka, importante na nag-take ka ng carbohydrates properly. Pero wag naman sobra dahil masama din ang sobra. So, let's talk about injuries. These are painful damages to the bones or muscles due to accidents. And here are the common injuries. We have sprain, strain, fracture, and dislocation. So, na-discuss na din natin ito. Ano, babalikan lang natin. When we say sprain, it's an overstretched ligaments. Heals in 1 week to several months. Okay, so depende sa severity ng ating sprain. Yung ating old na practice sa sprain is yung bote, no, na pinapagulong-gulong, no. Pero paano nga ba ginagamot o paano nga ba ang first aid o ng sprain, ano, baka hindi na applicable yung bote, no.
Kasi sabi dito, avoid massaging and moving the muscles. Dapat i-immobilize. Yung iba sa atin, talagang pinatapak pa no, para maging immune sa sakit. Pero mali pala yun. Ano? Ang first aid is the rest the legs. Apply cold compress every 2 to 3 hours. Apply compression support bandage. Pag sinabi natin compression, andun natin ilalagay yung pressure no sa pagtinatali natin o binabandage natin. Kailangan naglalagay tayo ng pressure doon sa bandang kung saan may masakit. And then elevate the ankle. Kaya natin siya ini-elevate is for the blood circulation na maging maayos. Again, we have to avoid massaging or moving the muscles. Okay, ha? Ito ang pinagkunan natin dyan, ang Reader Digest 2015, base dito sa front learners natin. Next, we have the strain. Ano naman ang kaibahan ng sprain sa strain? Ulitin natin. Yung strain, ay yung sprain, nangyari siya sa ligaments. Ang sprain, ang strain, ayan, na-twist. Okay? So, na-twist naman siya or torn muscle naman siya or tendon. Okay? Kanina, ligament. No? May kinalaman sa mga ugat na naipit. Ito naman, ang strain ay muscle sa manito or tendon na napunit. Usually, of course, on the lower back, neck, shoulder, and hamstring. So, ano napapansin nyo dun sa lower back, sa neck, sa shoulder, sa hamstrings? Ito yung mga part na, alin, na nabibend natin, ano, na nabibend or nababaluktot, na natitwist. Pero, yan, strain yan kapag yan ay sobra-sobrang na twist or naikot natin. Okay? So, first aid is, again, ganun pa din. Rise, rest, ice, compression, and elevation. Importante talaga yung elevation kasi kailangan dumaloy ang dugo. No, importante po yun. Let's move on with one injury again. Fracture, it only happens in sa bones. Ito ay cracks. Again, ano yung two types of fracture? The open and the closed fracture. Diba, naalala nyo yun? Pinag-usapan natin po yun nung ating nakaraang pag-aaral. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Si Jaime, si Ellie Bird, si Arlene, ayan, si Tini, si Merlin, at si Domino Reaction. Magandang umaga sa iyo, no? Ayan. So, okay. So, moving on. First aid natin sa fracture, hindi daw pwede na i-massage. Okay? Yung mga fracture kasi crack yung bone, importante na hindi siya magagalaw. Anong dahilan? Kapag mas nagagalaw siya, mas masakit siya or mas magiging ano siya, mas magkukos pa ng damage, no, kapag ginagalaw natin siya. And then after that, consult the doctor immediately. Hindi po biro yung fracture kasi, di ba, halimbawa yan, diretso pong buto yan, ano? Yung fracture, pwedeng, ayan yan, may crack, pwedeng may crack na, may guhit, or pwedeng talagang nabali siya, no? O, pag nabali, yan na ang ating problema. So this one naman is dislocation, displaced joint or misaligned bones, ayan. So dislocated sila, painful injury, which temporarily deforms and immobilizes the joint. Temporarily. Ibig sabihin na pwede pa natin siyang maibalik. Most dislocation return to normal function after several weeks or rest and rehabilitation. Kapag sobra na, we rehabilitate it. Yung iba is, sa fracture, yung iba sinesemento. Sa dislocation, talagang, ang gumagawa lang po nito ay yung mga experts, ano, talagang ina-align ulit yung ating mga na-displaced na joint or na-misaligned na bones. Okay? First aid, wala ulit masahe, hindi ulit gagalawin. Paano natin gagawin yung hindi gagalawin? Lagyan natin ng splints o yung flat na wood or carton na matigas, ano? Pero just make sure na hindi talaga na masasaktan pa, no? It will not affect or it will not cause further injury. So, importante po na yun po ay ating na maintain or na-immobilize yung paggalaw nung parte na may injury.
Okay, next. Yan. So, avoiding the risk. Paano natin siya maiiwasan itong mga risks in sports? Do proper stretching, katulad nung talagang tinuro sa atin ano, ni Coach Japoy at saka ni Coach Eliza. Importante yan before we move into physical activity, especially into sports. No? Hindi biro ang sports, ano, talagang galawan na malupit yon. Kung if you are into sports, talagang you're not just in one place. Talagang you're moving from one place to another. So kailangan, dahil gagamitin natin si muscles, si tendons, si joints, ang kailangan po ay wina-warm up natin siya at ini-stretch natin siya. Why? Para hindi po siya nabibigla. Okay? Do not do risky moves. Yan, sa mga hindi naman po nakapag-train ng isang skill tapos gustong gawin, don't take the risk. Okay? Mahirap po yan. Use applicable protective equipment and follow the sports rules. Ayan, so lagi natin niyang tini-check. No, chine-check po natin yan kapag tayo ay naglalaro ng mga sports. Yung ating mga kasuotan, kung nakakagalaw, nakakakilos kayo ng maayos. Kung kayo halimbawa ay nasa combative sports, kung kayo ay may face gear, no, importante po yan na talagang kayo ay nakasuot ng protective gear. At bukod dyan, tinitignan natin yung proper attire. Ano, pag maglalaro, kung may alahas ba, kung may... nakasabit ba, kasi importante po na wala yung mga yon, dahil hindi lang sa sarili mo, no, delikado yon, syempre pati sa iyong mga kalaro. We have to avoid things na nasa atin when we play sports. Okay, so let's move on. Yan. So, ito pag pinuntahan nyo yung ating front learners, maganda ito kasi meron na itong mga activities na ibibigay sa atin. As a final requirement for this course, you are tasked to design a sport event for a specific health issue. So, yun daw ang kailangan gawin. So, kung sa ating mga hangguro, sa ating mga kasamahan na estudyante, if you can do this, submit this to your teacher if kinakailangan. Okay, so how do we do this? Mamimili tayo ng mga players. Ayan. Consider who do you want as your participants. Why choose this group of players? What health concern do you need to address? Provide the right app to rationalize your choice of players. Importante. Okay, na mapili natin ang mga maglalaro. But we choose the senior high school students as our participants. Why? Because students have not seen engaging in physical activities, lalo na ngayong panahon ng pandemic. Pero ang gagawin natin ito ay hindi nagre-require na kayo ay magsama-sama sa labas. Okay, gumawa tayo ng paraan, no, na tayo ay makakapaglaro remotely. Okay, so sa ngayon, hindi muna tayo pwede lumabas. Pero kung gusto nyong gawin ito, please observe the health protocols. Alright? Kailangan may officials. Anong importance ng officials sa paglalaro ng sports? Yan, tama yan. Meron tayong mga tao or officials na magmamanman, magmo-monitor kung ang mga rules of the games ay nasusunod. Okay. And then, we will identify the sports now. Kayo ang bahala magsulat ng sports or gumawa o magpalaro ng sports. And you will design a tournament format. Okay, so ano ba ang tournament format? Ito na ang ating pinaka-aralin ngayong umaga, ang tournament format. Ayan nga, sinabi ko nga sa inyo nung nakaraan, ano, importante po na alam natin ang tournament format, especially sa atin sa mga senior high school, ano, para napaplano natin kung tayo yung coach, kung tayo yung team captain, na ipaplano natin yung ating games. Kung halimbawa tayo ang standing ay may dalawa ng talo, ilan na lang ano, kailangan ba nating ipanalo? Siyempre, kailangan yung ipanalo yung mga susunod na game, di ba? So, importante na alam natin itong mga tournament format. Again, ang ginagamit nating material is from DepEd LMS. Bisitahin niyo po ang ating DepEd LMS. At kayo ay pumunta sa Front Learners and then i-click ninyo ang Senior High School Physical Education Senior High School. At makikita nyo ito, no, para sa inyong karagdagang resources. Okay,
So, tournament format, round robin. Tournament, ano ba yung round robin? Round robin is the most common tournament format. This format makes sure all teams get to play against each other. Lahat ng kalaban ninyo ay inyong makakalaban. Okay? Siyempre, ang hindi nyo lang makakalaban ay ang sarili ninyo. Okay? So, kung mapapansin ninyo no, sa game 1, pansinin nyo kung paano siya sinulat ha. 1, 2, 3, 4, and then sa taas, 5, 6, 7, 8. Game 1. Oh, saan na napunta si 2? Napunta na si 2 dito sa kabila. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. And then game 3. Diba? Game 1, game 2, game 3, game 4, game 5, game 6, game 7. So, meron tayong 7 games. Ilan ang players or ilan ang teams kung meron tayong 7 games? Kung ikaw ay part ng laro na to, oh sige, ilang games or ilang teams meron kung 7 games? Ilan ang lalaruin mo kung ilan kayo sa game or sa sports na, sa event na ito kung makakapaglaro ka ng 7 games? Siyempre, 8, di ba? Ayan, hanggang 8. 8 teams. Ang laro ng 8 teams, dapat lahat ng players or lahat ng teams ay makakalaro ng 7 games. Clear tayo doon? Well, let's move on. O, ang ulitin natin, ang round robin, you get to play with others, with all the teams. Okay? Ang ating single elimination naman, ito ginagawa talaga ito kadalasan, ano? Kapag maraming teams. Single elimination tournament always eliminates the losing team. Talo agad. Yung sinasabi nyo na knockout, no? Sinasabi nyo na knockout. Yung talo agad, naku, matatalo agad. Pag natalo, laglag. Yan yung sinasabi nating single elimination. Single elimination tournament always eliminates the losing team. The winning team competes with each other and the losing team compete with each other. Ayan, yung mga natalo, maglalaban-laban din sila. Yung mga nanalo, maglalaban-laban din sila. Okay, so that's it. Okay, so single elimination tournament for 7 teams. Ito yung single elimination na kapag 7 teams. Isusulat natin team G hanggang team G kasi 7 yan. Okay, so A, B, C, D, E, F, G. So ititim natin yan. Okay, so team A versus team B yan ng ating game 1. Ilalagay natin dyan 1 dito. Okay, 1. And then C and D, game 2. E and F, game 3. C, G, tapos may abang dito, yung tinatawag nating bye. Yan yung game 4. Okay, oh, dito natin. Team A, B, that is 1. C, D, 2. E, F, 3. At si G bilang isang tinatawag natin na bye. Ayan ay tinatawag natin. Lalagyan natin dyan ang 4. Okay, so ilalabas natin ngayon si B. Bakit si B? Kunyari, si B yung winning. Si B yung nanalo sa game 1. Si C yung nanalo sa game 2. Diba? Dito sa game 3, ang nanalo si E. Ang kalaban niya automatic dahil wala namang nakalaban si G. Advantage niya, so team G. Tapos maglalaban ngayon ang nanalo dito sa B and C. Ito na yung ating game 5 and game 6. Okay, game 5 and game 6. Si team B tsaka si team C naglaban. That's our game 5. Ang nanalo is si team C. Dito naman, si team E tsaka si team G. Ito yung ating game 6. Nanalo si team G. O, bakit kaya? No? Siguro malakas talaga to. Kaya siya yung nalagay na bye. Ano? So, sa team C, team G, that's the championship. Game 7. At ang nag-champion ay si Team C. Clear po tayo dito sa ating single elimination. Napakadali lang naman po, no? Naunawain ang ating waiting for the game si Team G. Yes, Sir Melvin. Si Sir Melvin po ay isang coach, no? Tama po ba ako, Sir Melvin? And it's nice
to see you again here in our tutorial for making clear things out. Salamat. And for adding information. Okay. So that's our single elimination for tournament for 7 teams. Ang dami, no? Kaya kapag marami ang teams na sumasali, it's either single elims natin, double elims natin, hindi natin siya usually ginagawang round robin sa sobrang dami ng games na maaari, or kapag marami na talaga is dalagang binabracket na natin or sinasubdivide natin yung number of players. Ito naman ang nangyari ngayon sa single elimination for 8 teams. Ito kasi even number. Kapag even number, maganda ang pagkaka-plot ng ating single elimination tournament than sa odd number. Kasi sa odd number, nagkakaroon talaga tayo ng buy na team or yung ating waiting na sinasabi ni Sir Melvin. Okay, team 1. Oh, for example, ito, no, bakit hindi sila magkakasunod-sunod? Kasi ang ating games ay nagbubunutan, ang ating mga teams, ano, ang coaches or ang mga team captains ay nagbubunutan ng kanilang number. Okay, so si team 1 and team 8 ang magtatapat, team 5, team 4, game 2, 3, and 6, game 3, 7, and 2, game 4. Sa nanalo sa game 1 natin, 1 and 8, ang nanalo ay si team 1. Sa ating game 2, 5 versus 4 ang nanalo si 4. Sa game 3 natin, si 3 and 6, ang nanalo ay si 3. Sa 7 and 2 na game 4, ang nanalo si team 2. So maglalaban ngayon sa atin, okay? Pag gumagawa pala kayo nito, no, lalagyan nyo dito sa gitna ng number. Kapag tapos na, bibilugan nyo yan. Ganun ang paggawa nun, okay? So halimbawa, team 1, lalagyan nyo dito ng wait lang. Ayan. Lalagyan nyo dito ng 1. Ay, sorry. Yung iba. Wait. Ayan. 1, 2. Kapag natatapos na siya, bilugan nyo na. Tapos tsaka nyo ilalabas yung next nating team. Okay, so kada tapos na, bilagay yung number of game, game number, then bilugan if end na. Okay, so team 1 ang nag-champion sa event na ito. That is single elimination. Okay? Yeah, maraming salamat sa pag-share ng ating video lesson. Ayan, so pumunta naman tayo sa susunod na format. Ayan. O, ito naman daw yung single elimination tournament with consolation bracket. Ano, meron tayong losing bracket. Kailangan din natin syempre na paglaruin yung gusto natin paglaruin yung ating mga losers, no, yung ating mga losing teams. Okay? So this format does not eliminate the loser. There is a winner versus winner and the loser versus loser. So consolation na lang 'yan. Okay, so that is our lesson for this day. Natapos na po natin ang ating tournament. Ayan, so sana may natutunan kayo. Ano? Meron pa tayong iba't ibang klase ng mga tournament format. Ayan, so pag-aralan natin yan, ano, as in your high school. So magandang malaman na tayo ay nakikibahagi sa mga physical activities every day. Kailangan meron tayo niyan. Lagi tayong magpapalakas ng ating katawan, lalo na ngayong panahon ng pandemic. And with that, I'd like to thank you for watching and staying tuning in dito sa ating DepEd Online ETUlay, hatid sa inyo ng DepEd ICTS Educational Technology Unit. Maraming salamat po. Happy lunch. Mabuhay po kayong lahat.